sa punto pong ito, pag-usapan na po natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, dahil nga may nangyaring pagbaha sa Mindanao, ano? So yung mga kababayan natin doon, malubhang naapektuhan. Agad pong inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Special Assistant to the President Anton Lagmat-Dameo na magsagawa ng situation briefing upang masiguro ang agaran at epektibong tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng Southwest Monsoon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa tala po ng DSWD, umabot na sa 4,165,000 pesos ang naipamahagi nilang financial assistance sa mga apektado ng pagbaha. Sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kabilang dito ang 76 households na nabigyan po ng tig-limang libong piso na partially damaged ang tahanan sa Matanog, Maguindanao del Norte. 286 households naman na totally damaged po ang mga bahay ang nabigyan ng tig sa 10,000 piso at dalawa ang nabigyan din ng tig sa 10,000 pisong burial assistance. Naging mabilis po ang tugon ng gobyerno para po sa mga apektadong residente po natin. Siniguro po ng pamahalaan na makakaabot po itong financial assistance at relief supplies ng gobyerno sa mga pamilya sa Matanog, Maguindanao del Norte na naapektuhan nga po ng sama ng panahon. At ayon po kay Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, tulad na nga po ng unang ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr., aasistihan po ng national government. Katuwang na rin po itong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM government, yung pong mga naapektuhan pong mga pamilya para masiguro po na ang tulong po ay maibibigay po sa kanila. Sa Balapagan na Lanao del Sur naman po, 157 families po ang nabigyan po ng 5,000 piso na partially damaged ng bahay. Meron din pong 10 pamilya naman na totally damaged po ang kanilang tahanan at nabigyan din po sila ng 10,000 piso. At dalawa rin po ang nabigyan po ng burial assistance. At maliban po dito sa tulong pinansyal, ay namahagi na rin po ang DSWD ng mga food and non-food items sa mga apektadong residente. Ang sistema naman kasi ng ating gobyerno, yung mga food packs, yan po ay non-food packs ay naka-preposition na po sa kanilang mga regional offices. Kaya pag may nangyari pong sakuna, ay madali pong ma-dispatch ito pong mga kinakailangang supplies sa mga apektadong residente. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kapit lamang, nandyan po ang ating pamahalaan at sapat ang ating supply ng tulong na ipapamahagi sa inyo. Samantala, mga kababayan, ilang araw po bago yung SONA ng ating Pangulo ay tinatalakay po dito sa inyong telebisyon ng bayan yung mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kamakailan lamang po ay sumalang ang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para talakayin yung mga programa ng Department of Agriculture. Sa kanyang panayam, umakyat po sa 9.9 billion pesos yung halaga po ng pinsalang iniwan sa agri-sector nationwide ng pagtama po ng matinding tagtuyot sa Pilipinas. Kasama na rin dito yung naging problema ng mga magsasaka pagdating sa mga peste. Dahil po dito, silaanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kaliwat kanan yung ginagawang pagbaba sa iba't ibang bahagi ng bansa upang personal na ipamahagi ang tulong mula sa ating pamahalaan. Sabi pa po ng kalihim, ilan lamang sa mga ibinibigay ng pamahalaan simula pa noong Abril ay yung mga binhi, yung mga abono, fishing gears, mga bangka, farm inputs at machineries. Bukod pa dito yung presidential assistance para sa mga provincial government. Tututukan din po ng ahensya na mapataas pa ang bilang ng mga soil testing facilities sa buong bansa na maaaring umalalay sa mga magsasaka, partikular na po sa pagpapanatili ng mga malusog na lupang sakahan na siya namang magre-resulta sa mas mataas na ani o agri-production sa bansa. Isa kasi sa mga nakikita nilang paraan, ano, Diane, hindi angkop na ginagawa ng mga magsasaka yung sobra-sobra o kulang na paggamit ng abono o yung fertilizer. Bukod sa nabanggit mo, Audrey, ito malaking bagay ito sa ating mga kababayan, especially din sa mga vulnerable sectors. Pinalawak pa po ng Department of Agriculture o DA. Ito pong pagbibenta po ng murang bigas, yung 29 pesos rice program sa pamagitan po ng pagdadagdag pa ng mga kadiwa stores dito po sa Metro Manila. Layon po nito na makapagbenta po ng mura at kalidad na bigas
sa mas marami pa po nga vulnerable households. So pinasimulan na po yan ng DA, yung pagbebenta po ng 29 pesos kada kilo na bigas. So sa mga vulnerable sectors like senior citizens, mga persons with disabilities, mga solo parents, at mga miyembro na rin po ng 4-Piece Program. Sa mga kadiwa sites sa Metro Manila at ganoon na rin po sa San Jose del Monte City sa Bulacan. At bukod po dito sa murang bigas na 29 pesos per kilo, ay magbebenta na rin po sa mga ilang kadiwa stores yung mga pangunahing pagkain sa ilalim naman po ng Rice for All program. So magiging available yung murang bigas for the general public. At sinusulong din po ngayon ng Department of Agriculture ang mas marami pa pong post-harvest facilities sa Pilipinas. Ayan. Para po sa mga produktong pang-agrikultura na mga magsakagay na lamang po ng palay. Ang kakulangan po kasi sa post-harvest facility, nagre-resulta po yan sa mababang presyo ng mga produktong agrikultura nang ibabalik po sa mga magsaka kahit pang mataas pa po ang farm gate nito. So kung magiging sapat po yung mga facilities kung saan maaring i-restore po ng mga magsaka yung kanila mga produkto, maiwasan po yung pagkabulok ng mga ito. Mm-hmm. Samantala mga kababayan, isa rin po sa isinusulong ng DA para tumaas ang produksyon ng ating mga magsasaka sa bansa ay yung pagpapalawak ng mga lupang maaring taniman na may irigasyon at pagsusulong ng modernization sa kanilang sektor. Sa tala po ng DA, mababa ang mechanization rate ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Marami po tayong mga lupa na pwede pong lagyan ng irrigation, pero meron tayong 1.2 million hectares na mga unirrigated rice lands kung saan anya ay sasailalim din ito sa irrigation. Mas maraming paani, hindi lamang ng bigas, kundi ng iba pang mga pananim. Well, sa Lunes na po ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So habang tayo po ay papalapit doon po sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Marcos Jr., ay patuloy po yung pagbibigay po ng PTV ng update sa pamamagitan rin po ng mga panayam sa mga kalihim po ng iba't ibang departamento na under the administration, of course, of President Marcos Jr. para updated po tayo sa mga ginagawa ng ating Pangulo. At yan lamang po ang ating pong mga pag-usapan dito pa rin po sa Mr. President on the go.